Maligayang pagbabalik guys dito sa ating channel, Ruel Alin TV. So ngayon guys, balikan natin yung tinatrabaho natin sa gasoline station. Nandito tayo guys sa job site para magkabit ng swing door na yung inasimbol natin. Pero bago ang lahat guys, shout out pala kay Bong's Work. So sir, maraming salamat po sir sa inyong suporta sa akin channel. More project to come po sa inyo. So maraming salamat sir. Shout out din sa Rodriguez Aluminum. So sir, maraming salamat sa yung panonood, sa suporta nyo sa akin channel. God bless po sa inyo sir. So guys, nakabit na namin tong threshold. Ayan guys, tinornilyo lang namin at yung header sa door closer natin sa taas. Ayan guys, so yung pinaka-box nya, tinornilyo natin yan, saka natin nilagyan ng cover. So ito yun guys, pakita mo. Ito yun guys, ito guys, ito yung pipe bearing natin. So pagkasalpak natin guys ng ating door panel, kung 0-0 siya guys na wala siyang allowance, itong pivot bearing natin pwede nito yung ibababa. Mas maganda guys na puputuran nyo yung bearing nyo, pero magdidepende muna kayo kung ilan ba yung ibababa niya, kung anong sukat. Pagka tumutugod na siya dito guys sa pinaka na hindi nyo na kayang ibaba yung bearing, so puputuran nyo talaga guys. So kakalasin natin to kasi may nut lang naman to. Kakalasin natin tong nut, tapos iikutin na natin para matanggal siya, para puturan natin tong bearing kung sakaling hindi natin makapag-adjust pababa kasi pagka tumutugod tayo dito sa flooring. Ngayon guys, isasalpak namin. Salpak mo pala. Ngayon guys, ganun yung pasalpak nyan. Yan, malalaman mo naman talaga kung nakasalpak na. Ngayon guys, gaya yung sinasabi ko na pagka nag-assemble tayo, titingnan natin guys kung saan banda yung handle natin. Ay, yun yung bukasan natin guys, palit dito banda yung door closer natin. Bali guys, ito yung sapakan. So yung pinakita ko nung nakaraang video na kinaltasan natin tong bandang dulo para maisalpak siya dito guys. Yung pinakapinang ating door closer overhead. So salpak natin pare. Laba mo. Pakan mo pre, pakan mo. Ayan. So ayan guys, nakasalpak na siya. Bali, lalagyan natin to ng lock dito guys, yung pinaka-cover ng loading arm. So ito yung pinaka-cover ng loading arm guys. Meron siyang lock, parang di siyang matatanggal. So isasalpak natin to. Yan, isalpak lang natin to guys. Yan, tulak mo pare. Tapos meron yung bolt guys. Ayan, ito yung bolt niya, ilalagay natin. Allen wrench to guys ang gagamitin natin. Tulak mo pare ha. Ayan. So ilalak natin guys. So ganun po guys ang pagsalpak ng ating door panel. Bali, tatlong bolto siya guys na the Allen wrench. So ayan guys, ay nailak na natin. Pag naglalak tayo dito guys, huwag na may masaryo yung mahigpit kasi pagka nalustid siya,
or naligaw siya guys sa kanyang trend, so mahirapan po tayong magkalas ulit. So kaya tamang-tama na yung higpit niya para kung magbubukas tayo ulit guys, walang problema. Guys, maglalagay tayo ng glass dito sa ating door panel. Bali guys, lalagyan natin ng kalang dito. Dito guys, huwag na natin lalagyan. Kasi ang purpose nito guys, pag nalagyan natin ng kalang dito, pag sinalpang natin yung glass guys, bali yung bigat niya, dito siya bumabagsak. Huwag na natin lagyan dito guys, kasi ganun din, parang walang mangyayari, dito tayo maglalagay. Ipakat met. Tulak-tulak. Sige, tulak. Bukasan. Damay kayo, 116 ba? Kulang lang yung direct. So ayan guys, salpak natin itong salamin. Bali, ang ginagawa natin guys, nilagyan natin ng kalang dito sa taas. Ayan. Inaangat natin itong panel ng door pataas para malagyan natin yung kalang ng yung sa taas guys, na hindi siya bumababa yung aluminum. So ngayon, mag-align tayo guys. Tulak mo, tulak. Tulak! So guys, ito yung adyasa niya. I-align natin to guys. Halimbawa, kung saan siya tumabingi, kung tumabingi siya palabas guys, ito yung hihigpitan natin. So ito yung hihigpitan natin guys. Kung tumabingi siya palabas. Pag tumabingi naman siya paloob,
So kung tabingi niya guys, kung paloob yung tabingi niya, ito yung hihigpitan natin. Higpitan natin to dito sa kabila, luluwagan natin para matulak siya guys, papalabas. Yan. So ganito lang po guys ang pag-alay ng swing door natin. Bale guys, kabilaan to. Pagkahinigpitan mo dito, dandahan mo rin tong luwagan para mahatak siya palapas. Dapat guys, pagka okay na yung alignment natin, ito, bali, higpitan natin to, ito din higpitan natin kung okay na yung alignment. Ito guys, pagka itong bolt na to, pagka hinihigpitan natin, ito naman, luluwagan natin para mahatak siya guys. Yan. So, try natin. So, ayan guys, naka-align na siya. Yung alignment guys, dito natin titingnan guys. Yung threshold niya guys, kung ano yung lapad ng threshold niya. Tika lang. Kung ano yung lapad ng threshold niya guys, dapat itong ED bottom rail natin, nakasentro siya dito guys. Kasi makikita naman natin yung tabingi o level. Ayan guys, so level na siya. Silicone ka na, silicone wala pa eh. So kulang siya ng konti guys. Higpitan pa natin. Bale yung tabingi kanina guys, tumabingi sa palabas naman. So ito naman yung higpitan natin guys para mahatak siya paloob. Yan. Ayan guys. So ulitin ko guys, kung yung tabingi niya papalabas, ito yung higpita natin. Tapos ito naman dandahan din natin luluwagan para mahatak siya. Kung tabingi naman niya papaloob, kung papaloob yung tabingi niya guys, ito yung higpita natin na bolt para mahatak siya papalabas. So ito yung ang tabingi nito guys, papalabas, kaya dito natin ina-adjust ang higpitan para mahatak siya paloob guys. Ayan, nahigpit na. So try natin ulit kung naka-align na ba. Okay guys, so naka-align na siya guys. Kung titingnan natin, level na yung ano niya guys, galing dito sa kanto hanggang dito sa kabila. So level na siya. So okay yan guys. So i-silicone na natin yan back to back. Tapos isasabay natin yung ano guys, isunod pala natin yung Samsung handle. So ganyan po guys, pagsalpak ng ating door panel at yung paglagay ng glass at saka pag-align ng yung door panel natin. So maraming salamat guys. Kung mayroon kong katanungan, so magtanong na lang po kayo para lalo kayong maliwanagan. So maraming salamat sa inyo. God bless po.